Sa pagsasain po ng bigas o sinaing, kung ilang takal po yung ating bigas, halimbawa ay 5 baso, 5 baso rin po yung tubig. Pero po pag napansin nyo, mas marami yung durog na bigas, kontian nyo lang po. Halimbawa po ay 3 cups, gawin nyo lang po 2.5 cups. Ayan. O kaya 2 and 3/4. So, syempre, titingnan muna po natin kung may bato. Kasi minsan po, kahit na siya ay sinasabing walang bato, nahahaluan pa rin po. O kaya po, ipa. Tingnan natin kung may dumi. Yan yung mga gaya niyan. No? Minsan kasi hindi tayo nagiging aware, no? So, ito, nakita nyo, pero parang brown rice siya, di ba? Tanggalin po natin. Check lang po natin. Kung sure natin na wala nang kahit na anong dumi, o ipa, ayan, tsaka po natin siya uhugasan. Sa paghuhugas po ng bigas, depende po yan sa ginis ng ating nabiling bigas. Meron po na 3 beses lang po nababanlawan, ay okay na. Meron naman po na mapakaraming ipa. Siguro po, kikikis lang po nun o wala po siyang parang pinaka-filter niya habang ano, habang pinakiskis po yan sa kiskisan, no? So, ayan po, unang banlaw. Tapon po natin. Ang ikalawang banlaw, ayan po, ay pwede na po natin gawing sabaw. Ayan, sa nilagang baboy, sigang, nung araw po, ayan po yung mga pinasasabaw po. Kita nyo, ito po siyang bato, oh. Yan po yung pinasasabaw po ng ating mga lola, nanay, pagka sila ay nagluluto. Sa pesang dalag, ayan, sinigang na isda, pwede po yan. Or, kung ayaw naman po natin na yan ang ipangsabaw at tayo eh, pirito lang ang ulam natin, o kaya adobo, wala sarsa, no? Pwede na po natin yan ipandilig. Pandidilig po natin sa mga halaman or yung mga ano natin dyan. Mga tanim na namumunga, kamati, sili, kasi po may sustansya din po yung bigas na yan. Nung araw po, ang bigas, 2 banlaw lang, okay na. Eh, ngayon, hindi ko po alam, habang tumatagal, parang mas kailangan ay mas maraming banlaw. Meron po tayo iba-ibang klase ng bigas. Meron po maalsa, meron po mabango. So, kung ang bigas po natin ay bagong ani. Yan, kadalasan po ginagawa dyan, binabawasan ng konting tubig, yung sukat. Halimbawa po, 3 cups, bawasan po natin ng kahit 1/4 cup kasi po, malata. Malambot na malambot yung ating bigas pag bago. Karaniwan po sa atin ay gusto po nila yung tinatawag nilang laon na. Yung siguro, yung matagal na. Yan po, hindi na po siya gano'ng malata. Pero karaniwan po sa mga matatanda, gusto po nila yung bagong ani. Sabihin po nila, napakasarap ng bigas na yan dahil bagong ani. Nakita nyo ngayon ay pangatlong banlaw ko na. So ngayon po ay tatakalan na po natin siya ng tubig. So ito po ay 5 baso. 5 basong ganito po. So sakto lang po natin. Kasi ito po ay long grain. Kukunti lang yung ating, hindi naman ko sinabing ganun ka long grain, no? So, mas marami po yung long grain niya kaysa sa durog. So, sakto lang po natin tubig. So, 1, 2, 3, 4, so, ito po yung ilalagay nating suka, datu puti. So, pwede rin pong silver swan. Yan, wag lang po yung apple cider vinegar at saka sukang paubong. Kailangan po ay yung puti. Ayan, ganyan. So, ang benefits po nito sa ating kanin ay hindi po siya agad mapapanis. 3 days na po yung kanin, hindi pa po siya panis. Pagka marami po yung ating sinaing, 2 takip po yung inilalagay ko. 1, 2. Yan. Huwag po natin masyadong damihan kasi baka naman po umasim. Basta ang pinaka ano lang po ay
Ayan, pag maraming kanin, anim na limang takal ng baso ng bigas, dalawang takip. Kung ang saing nyo lang po ay konti, o isang ganito, or kalahating ganito lang. Ang benefits pa po niyan, bukod sa hindi po agad mapapanis within 3 days, puputi po yung ating kanin pagkaluto at saka malambot. Yan po ang benefits ng ating vinegar. So ayan mga kapudi, tingnan nyo po, diba? Mas maalsa yung kanin natin dahil sa suka at mas maputi. Hindi po ba? Puti po, ano? So ayan po, kita nyo, oh. Maalsa po siya, diba? Tapos ang puti-puti, oh. Wow, yummy! Alam nyo po ba yan? Ayan, nakita nyo po. Baka mag-blurred po yung camera, no? Bagong saing po kasi, eh. So nakita nyo, ang puti. Napaka-puti. So yan, tuwing nagsasaing po talaga ako, ay nilalagyan ko po na suka. Ngayon ko lang po naalalang i-share po sa inyo yung tips, no? So yan, talagang minsan pagka nagsaing po ako, maramihan kasi dito pa po yung pamangking ko, yung anak po ng kuya ko, eh kung ngayon, nandun na siya sa mother niya, ang tendency po, saing ako ng marami pang hanggang mamayang hapon na, para isang salangan na lang, isang lutuan na lang, nilalagyan ko lang siya ng suka. Kasi lalo na po ngayon, mainit ang panahon, may mga bigas po talaga tayo na nabibili na madaling mapanis. Hindi ko po alam kung bakit ganun. Siyempre po, mayroon din po yung ano, scientific explanation, no? So, ayan po ang sagot sa ating solusyon sa pagkakapanis ng kanin, lalo na sa mga handaan. Kung maraming matitirang kanin, ayan. De, hindi mapapanis, kinabukasan, pwede po natin isangag. Yan. At saka po, hindi naman lumalasa yung suka sa ating kanin. Unless, huwag niyo ibubuhos lahat. Siyempre, baka naman paksiw na kanin na labas niyan. So, ayan po mga kapudi, ang ating very soft and very white na bagong saing na kanin dahil sa ating vinegar. So, hanggang dito na lang po mga kapudi. Thank you for watching. God bless po sa lahat.